At so ayan, hi guys, welcome back sa bagong channel natin. So eto na nga, full chapter 1019 summary. So ayan, bago tayo magsimula, ay huwag mo muna kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. At so ayan, para naman doon sa naghahanap ng manga ng chapter 1019, ay pakicomment na lang dyan guys kung sino sa inyo yung may mga trip pa nyan. So medyo nag-aalangan kasi ako maglagay pa ng manga sa ngayon. Pero kung marami-rami naman yung may gusto nyan, o sige, i-take na natin yung risk na yon at bukas ng gabi ay ipapalabas ko yan sa inyo ulit o ipapresent ko na lang ulit. At so yun lang naman, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin to. At so dito ngayon magsisimula sa may live floor na kung saan etong si Queen nga ay binabanata na etong si Sanji boy. So binibim niya o laser beam etong si Sanji, but iniilagan nga lang daw yan ni Sanji habang nakangiti. So panis etong si Queen dito kay Sanji. So sa part na to ay naisip tuloy ni Sanji na baka magustuhan ni Frankie etong technology na ginagamit ni Queen. So etong si Sanji pala yung nakaisip na baka magustuhan ni Frankie yung technology na meron etong si Queen. But then after nga nyan ay talo na nga ulit dito kay Dr. Miyagi dahil sa katulad kahapon ay pine-prepare niya na nga yung injection, yung gamot para dito kay Zoro na nga natin. But ang problema nga lang dito, sobrang kapal nga nung pagkakabenda sa kanya ni Sanji kung kaya nahihirapan etong si Dr. Miyagi para nga injectionan etong si Zoro. So talaga naman medyo may kulit pa dito sa part nila Zoro. Pero kung ganito ng ganito, sa tingin ko medyo matatagalan pa bago ma-injectionan etong si Zoro. Kasi nga naman, kitang kita ang kapal sobra ng pagkakabalot sa kanya ni Sanji. So bago pa yan maabot ni Dr. Miyagi yung balat niya ni Zoro, ewan ko lang. But then ang tuloy pa nga dyan na etong si Zoro nga daw ay natatakot. So parang takot ata etong si Zoro sa may injection. At so yan pa lang naman yung nangyayaring kaganapan dyan sa side nila Zoro. So medyo makulit pa. So pagkatapos nga nyan ay talo na nga dito sa mga bataan ni Law dahil tapos na nga nilang mapump lahat ng tubig sa katawan ni Luffy. So ngayon nag-iisip sila kung anong gamot kaya yung pwede nilang ibigay dyan kay Luffy para makarecover nga, para gumaling na etong si Luffy. But then biglang sigaw nga dito etong si Luffy at naghahanap nga siya ng karne. So ayun, nagkagulatan tuloy sila dyan yung mga bataan ni Law. Pero sa tingin ko nga ay karne lang yung katapat niya ni Luffy at babalik na yung lakas niyan. So sumatotal niyan pagdating dito kay Luffy at saka kay Zoro, sa tingin ko ay medyo matatagalan pa ng onti yan bago sila tuluyang makabalik sa labanan kasi medyo makulit pa yung pinapakita sa atin ni Oda sa part nila. At so kaya dahil dyan ay i-leave muna natin itong si Luffy at talo na nga tayo dito ngayon sa mga gifters na kung saan nandoon yan sa part na nila Frankie at ni Sasaki. So ang ginagawa ng mga to ngayon ay nilalabanan itong mga armored troops ni Sasaki. So ginagawa nila yan para sa ganun ay itong si Frankie nga ay magawang i-1-on-1 na itong si Sasaki ngayon. So very good yung backup naman na ginagawa o binibigay ng mga gifters na to dyan naman sa side ni Frankie. So kaya after nga nyan ay tanong na nga tayo dito kay Sasaki at saka nga kay Frankie. So dito naman sa part na to ay kinocomplement na nito ni Sasaki etong si Frankie. At ang sabi niya nga dyan na ang tibay daw ng robot na to eto si Frankie. Tapos etong si Frankie ganun din, kinocomplement niya rin etong si Sasaki. Ang sabi niya nga hindi niya raw akalain na ang tibay, ang tough nga raw nito ni Sasaki rin. So nagpupurihan lang itong dalawa na to. But then sa part na to ay dinescribe din kung ano na yung itsura nito ni Sasaki kasi parang nag hybrid form na nga etong si Sasaki. So dito yung ulo niya ay itinira niya na niremain niya na triceratops pa rin. Tapos etong sa katawan niya ay balat na ng dinosaur ganyan. So medyo hindi ko pa ma-picture out hindi ko pa ma-imagine yung itsura talaga ni Sasaki na yung ulo niya nga ay triceratops tapos yung katawan niya katawan ng tao. Tapos meron nga siyang buntot pa rin, niremain
din niya yan. At so pagkatapos nga dyan sa transformation ni Sasaki ay inilabas niya na itong espada niya ngayon. Pero yung espada niya meron pang mga maliliit na blade dyan sa paligid na pa-horizontal nga. So nag-start ng mag-spin yung mga maliliit na blade na yon, kung kaya naman nag-transform itong espada ni Sasaki into parang isang drill. So kaya ang tawag na ngayon sa espada na gamit ito ni Sasaki ay mechanical spiral sword. So hindi pa dyan tapos, dahil after nga ng pagta-transform ng espada nito ni Sasaki ay tumingala bigla etong si Sasaki, at yung frill bone niya ay biglang umikot ng mabilis yan sa may leeg niya. So dahil nga dyan ay nakakalipad na ngayon etong si Sasaki. So para doon sa mga hindi pa nakakalam o nakalimot sa kung ano yung frill bone, ay eto lang naman yan, yung sa may leeg ng triceratops, etong malaki na to, yan yung nag-rotate ng mabilis sa may leeg niya ni Sasaki. So kasi nga, diba, niremain niya yung ulo niya na triceratops, so kaya meron siyang frill bone ganyan. At so going back ay lipad nga etong si Sasaki ngayon, at bigla nang inatake etong mga gifters na to na kumakalaban doon sa mga armored troops niya. So una nang tinapos muna etong mga pipitsugi na to, at pagkatapos nga niyan ay lipad siya pabalik dito kay Frankie, at inatake niya nga rin etong si Frankie ngayon. So ang atake na ginamit nga ni Sasaki dito kay Frankie ay tinatawag na bullet seratraps, at sa sobrang lakas nga ng pag-atake na yan ay nasira tuloy yung rocket launcher neto ni Frankie sa may bandang left shoulder niya. So ganyang katindi yung lakas ngayon ni Sasaki. But then hindi pa nga dyan tapos, dahil biglang grenade nito ni Frankie etong si Sasaki, at dyan niya na nga sinuplex ngayon etong si Sasaki. But then di pa nga dyan tapos etong si Frankie, dahil nakita na nga dyan na merong sugat sa chan etong si Sasaki. So dahil naman yan dun nga sa Vinoltes 5 niya, diba, etong si Sasaki. So nag-iwan nga yun ng sugat dyan sa may chan ni Sasaki, kung kaya naman naisip ni Frankie na yan na yung weak point ngayon ni Sasaki. So kaya dahil dyan ay dali-dali nilabas niya etong espada niya, at i-Voltes 5 niya ulit etong si Sasaki ngayon. But then unfortunately ay biglang ilag ngayon etong si Sasaki sa pag-atake ni Frankie. So lumipad nga siya pataas, kung kaya dahil dyan ay hindi siya inabot ngayon ng espada ni Frankie. So grabe ang tindi ng laban ng dalawa na to. So pagkatapos nga niyan ay dito na naglaban ng espada etong dalawa na to. So nag-espadahan ngayon etong si Sasaki at saka etong si Frankie. Pero yun nga lang, dahil sa hindi pa ganun ka-experience etong si Frankie sa pakikipaglaban gamit yung espada, kung kaya naman nakakalamang etong si Sasaki sa laban nila, at nasira pa nga niya yung espadang gamit ngayon dyan ni Frankie. So in short ay natalo ni Sasaki etong si Frankie sa espadahan nilang dalawa. So kaya nga dahil dyan ay biglang takbo ngayon etong si Frankie dyan kay Sasaki. Distance siya ngayon, pero dali-dali hinabol siya pa rin nito ni Sasaki. Pero yun nga, nung maaabutan na ni Sasaki etong si Frankie, eksakto nakapag-recharge na siya ngayon, at dito na nga ginamit ni Frankie etong general cannon niya dyan kay Sasaki naman. So grabe talaga yung laban ng dalawa na to, at eto nga direct hit etong si Sasaki ngayon sa general cannon ni Frankie. So dahil nga dyan ay talsik nga daw sa may ere etong si Sasaki, at suka ngayon siya ng dugo. Pero ganun pa man din ay hindi pa rin sumusuko etong si Sasaki, at inatake niya nga bigla etong si Frankie ngayon. So ang ginawa niya nga dyan ay lumipad siya pababa ng napakabilis, at saka niya crinash etong si Frankie. So grabe matindi. So ang atake pala yan na ginawa na yan ni Frankie tuloy ni Sasaki ay tinatawag na Magnum Seratops. At sa sobrang lakas nga raw niyan ay nasira niya yung part ng katawan niya ni Frankie. So grabe ang lakas, ang tindi ng Magnum Crush na yan ni Sasaki. Pero dun pala sa part na ano, yung sa nasira yung katawan ni Frankie, baka ano lang yun, yung sa may part na robot niya lang ganyan, yung armor na robot niya. So baka kasi maisip ng iba mamatay etong si Frankie. Pero dahil nga dyan ay bagsak ngayon etong si Frankie. Pero sa pagkakataon na nga na to ay dito niya na nahuli by surprise etong si Sasaki, at dito na ginamit ngayon ni Frankie etong napakalupit na radical beam niya, at pinakawalan niya nga yan, at sapul ngayon sa may chan etong si Sasaki ngayon. So grabe, may pa-surprise
surprise attack pa pala etong si Frankie. At so dahil dyan ay bagsak ngayon etong si Sasaki at nag-rolled na nga daw yung eyes niya. So ibig sabihin na muti na rin yung mata ni Sasaki at sumuka na nga rin daw siya ng dugo. So in short ay natalo na nga ni Frankie ng tuluyan etong si Sasaki ngayon. So grabe, parang ang dami nangyari dito sa laban ni Frankie at saka ni Sasaki. Pero yun nga, ay talagang exhausted ng araw ngayon etong si Frankie. So pagdating dyan ay ano pa ba yung i-expect natin? Talagang mapapagod, talagang mauubos etong si Frankie kasi tobiro po naman eh yung hinarap niya dyan. So hindi yan pipitsugin, hindi yan biro-biro, but then yun nga, job well done pa rin para dito nga kay Frankie. At after nga ng laban ng dalawa na to ay talo na nga tayo ulit dito sa pagitan naman ni Kaido at saka nga ni Yamato. So eto ay yung katulad pa rin kahapon, wala namang gaanong nagbago dyan, tuloy pa rin sa laban itong dalawa na to. At dito nga ay ipinakita na itong hybrid form ni Yamato. So by the way, si Kaido rin pala, baka nakakalimutan ng iba, ay naka hybrid form din yan. So ang update lang dito ay yung malinaw na sinabi ni Kaido na hindi niya nga balak pa kainin sana etong si Yamato ng devil fruit. Pero dahil nga sa gutom na etong si Yamato, kaya kinain niya yung devil fruit na yun. Tapos yung sa update na dagdag lang dito sa mga linya na sinabi ni Yamato ay ilang beses niya nga raw na sinubukan na talunin, patayin etong si Kaido. Pero sa tuwing ginagawa niya nga raw yun ay lagi siyang tinatalo ni Kaido ng tatay niya. Pero salamat na rin daw dun kasi dahil nga sa mga pagkatalo na yun ay lumakas nga daw etong si Yamato ng husto. Tapos bukod pa nga dyan, ang dagdag ni Yamato, kaya hindi siya umalis ng bansa ng Wano ay hindi raw dahil dun sa posas na nakakabit sa kanya. So maliban pa dun, ang sabi niya nga dyan, hindi niya pwedeng sabihin na siya si Odin kung hindi siya makikipaglaban para dyan sa bansa ng Wano. So yun pala yung dalawang reason nito ni Yamato kung bakit hindi niya iniiwan etong Wano country. So ngayon, dahil tanggal na yung posas ni Yamato, natanggal na yung isang rason kung bakit di siya umaalis dyan sa may Wano, ang kailangan niya nalang gawin ay tulungan itong si Luffy na palayain itong bansa ng Wano. At ayan, sigurado pagkatapos niyan ay maglalayag at maglalayag talaga ito si Yamato. So after nga niyan, is yan guys, hanggang dito lang itong chapter na to. At so ayun, katulad pa rin nung dati, hindi pa rin ganun kalinaw kung ano yung itsura niya ni Yamato. So siguro after nga mailabas yung manga, saka natin yan i-analyze para mas malinaw, meron tayong mas malinaw na kopya ganyan. At so ayun, ulitin ko lang para dun sa mga nagre-request ng manga ay paki-comment na lang dyan sa baba para matansya natin. So ayan guys, ulit maraming salamat sa panonood dito sa channel natin at syempre sa walang sawang pagsuporta ninyo. So ayan, ay lagi mag-ingat, God bless sa inyo lahat at kita-kits tayo ulit.